Si birthday girl. Birthday girl. Today is Ining's birthday, 12 years old na siya. Super late upload lang, June 29, 2024. So, andito kami ngayon sa Buddy's Restaurant. Dito yan sa SM. Ayan, tuwang-tuwa si Ining. Tuwang-tuwa din ako kasi nga hindi namin maubos yung pagkain. Akala namin siguro ay mauubos namin. Pero na-take out namin yung barbecue. Kung pwede ko nga lang i-take out yung halo-halo kanina kasi nga hindi ko na kayang ubusin. Pero inubos ko na lang yung laman. Para hindi sayang kasi nasa 150 plus din yung halo-halong in order ni Daddy. Tapos hindi rin niya kakainin. Sa akin nila pinaubos. Grabe sila. Hindi nga, ang luwag, ko lang. Hindi naman kayo po, iguan sa cellphone. Kung 6, edi isukat mo pa rin yung 6. Isukat natin yung 6. Ha? Ha? Alila mo si Daddy. Ang lalaki kasi, isang laki eh. Ang sanggwa eh. Hindi yung malaki. Hindi na lang daw eh, huwag ka na maghanapan. Baka mo nahangkap pa dyan. Matibay? Matibay oh, tigas na ilalim. Nagbabayad na si Ining sa cashier, bumili siya ng shoes. Ito na naman siya oh, mangbubudol na naman. Mangbubudol ka na naman. So ayan, bago kami umuwi, dumaan muna kami dito sa National Bookstore para bumili ng mga ball pens kasi last year, kulang na yung mga ball pen. Actually, marami pa siyang stocks doon. Kaso, red at green na lang. Ubus na yung mga black and yung mga intermediate pad. Kumuha na rin kami lengthwise at saka ng 1/4, 1/2 kasi kakailanganin nila sa school ito. Mga notebooks ni Ining kasi marami pa akong stock sa bahay kasi last year, hindi naman yan naubos. Mga yellow pad lang ang kinuha namin dito sa National Bookstore. At ayan, konting libot-libot lang. Ito rin pala yung mga prices nila. Medyo mahal pero okay lang naman kasi maganda ang quality. Lalo yung mga notebook na gustuhan ko talaga. So sabi ko kay Ining, kumuha na ng madaming ball pen. Kasi dito na itatry namin kung maganda ba yung sulat. Kasi nga kapag sa online, minsan dadating sa amin, walang tinta. Or minsan, hindi maganda yung sulat, makapal. So ang gusto ni Ining kasi yung medyo manipis lang. So, ito yung time niya para pumili ng kanya. Medyo matagal nga lang kami dito kasi nga si Ining, hindi niya alam kung ano ang mga bibilhin niya. So, tinulungan ko na rin lang siya. So, ayan yung mga notebook nila, guys. O, magaganda at makakapal, lalo na yung cover. Sabi ko nga sa kanya, yung green na lang kunin niya. Pero, hindi siya kumuha ng notebook. Ayan! So, andito na kami sa bahay ngayon. Ito, papakita ko sa inyo yung mga nabili ni Ining. Bumili kami ng bag sa Giovanni. Ayan, so nakuha namin siya ng 899 pesos. Dati siyang 1,799. So, nakaless talaga kami. Ito yung sinasabi ko kay Ining na i-grab namin yung pagkakataon na makuha namin ng sale. Kasi nga, kapag hindi sale, sayang naman. Katulad ng shoes niya dati, nabili namin ng mahal. Tapos kinabukasan, nag-sale pala siya. So, hindi ko naman alam na gano'n na. Nagsisale lang gano'n pala kapag malapit ng pasokan. So, ito yung kanyang shoes, Parisian. Ang gusto niyang sapatos, yung mataas. Hindi naman siya yung as in my heels.
siguro mga nasa 2 inches lang to. Pampatangkad daw kasi ito rin kasi yung uso. Ay, nasan yung isang kapares? So, ayun yung isang kapares niya nasa gilid. Ayan, bumili din si Ining sa Watson ng kanyang body scrub na lemon sa Ebony. Abony, ayan. So, ito yung binibili niya. Binibili ko din sa online ito. Pero dahil nakakita kami sa Watson, kumuha na rin kami lotion at saka ng cutics para kay Ining. Hindi na ako bumili ng madaming mga pang makeup or press powder kasi madaming stock si Ining na ganun kasi nagregalo din yung tita niya sa kanya. So ayan, sukat na lang ni Ining yung sapatos. Alam niyo, ganda-ganda ako dito sa sapatos ni Ining. Bumili din siya ng damit sa pen shop. Ayan, suot niya na yan. So sabi ko, ibahin naman niya para hindi oversize at mga fit yung suot niya para iba naman. So ang binili kong sock sa kanya, yung mid sock lang. Kasi nga, yung knee sock na sinusuot niya last year, pinamigay ko na kasi nga, feeling ko pang elementary lang yun. Eh ngayon ay grade 7 na siya. So ito yung shoes niya, guys. Medyo maluwag siya, pero itatry namin na bibili ako ng pang-dikit doon sa Shopee. Alagay ko doon sa gilid para medyo sumikip siya ng konti. Kasi size 37 itong shoes ni Ining. Ang paa niya ay 36 lang. So, okay naman. Katulad nitong World Balance na to, ito yung sinasabi ko kanina na nag-sale palaki na bukasan. Nabili namin ng 27 and then nag-sale ng 50% off. 20% off, sorry. Ayan, kinabukasan nag-sale siya. So, sayang naman. Ayan, si Ining tuwang-tuwa na naman yan, oh. Tapos yung sando ni Ining na ginto, 300 pesos. Sana si Shopee na lang ako umorder. 300, tatlong peraso. Pero baka maganda ang quality naman talaga nito kaysa doon sa Shopee. Kasi meron na siyang paddings.